sa inyong lahat. Panibagong aralin ang ating tatalakayin sa Filipino 8 Module 8. Pag-aaralan natin ang tungkol sa balagtasan. Ano ang balagtasan? Ito ay isang uri ng sining ng pagtatalo sa pamamagitan ng pagtula. Ito ay hinango sa pangalan ng dakilang manunulat na si Francisco Balagtas Baltazar noong 1788 hanggang 1862. Siya ay kinilala bilang ama ng tulang Tagalog. Paano nga ba nagsimula ang balagtasan? Ibinatay ang anyo nito sa mga naunang patulang pagtatalo gaya ng duplo at karagatan. Nabuo ang konseptong balagtasan noong Marso 28, 1824 sa isang pagpupulong sa Tondo, Maynila para sa paghahanda sa kaarawan ni Francisco Balagtas. Naganap ang kauna-unahang balagtasan noong Abril 6, 1824, kung saan ito ay ginamitan ng iskrip. Noong Oktobre 18, 1825, nagkaroon ng labanan sa pagitan ni De Jesus at Colantes. Ito naman ay walang iskrip. Kalaunan ay itinanghal na hari ng balagtasan si Jose Corazon de Jesus o Joseng Batute nang manalo siya sa balagtasan. Para sa mga mambabaligtas. Pangalawa sa mga elemento ng balagtasan ay ang paksa. Ito ang bagay na pinag-uusapan o tatalakayin upang maipaliwanag at maunawaan ng maayos ang konteksto o paksa. Pumapasok rito ang isyo kung saan ay siyang pagtatalunan na nangangailangan ng malawak na kaalaman sa paksa upang maliwanag na maibigay ang sariling panig at kaalaman ukol dito. Narito ang mga halimbawa ng tema ng mga paksa na maaaring talakayin sa isang balagtasan.
politika, pag-ibig, karaniwang bagay, kalikasan, lipunan, at kagandahang asal. Pangatlo sa mga elemento ng balagtasan ay ang pinagkaugalian. Ito ay binubuo ng sukat, tugma at indayog. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ang tugma naman ay ang tawag sa pagkakapareho ng tunog ng mga salita sa dulo ng mga taludtod sa panulaan. Mayroong dalawang uri ang tugma. Ito ay ang tugmang ganap at ang tugmang di ganap. Ang tugmang ganap ay nangangahulugang natapos ang mga taludtod sa patinig o sa impit na tunog. Samantalang ang tugmang di ganap ay nangangahulugang ang mga taludtod ng tula ay natapos sa katinig. Indayog. Ito ay tinatawag ding aliw-iw na tumutukoy sa tono kung paano binibigkas ang mga taludturan, ang pagtaas at pagbaba ng bigkas na mga patinig ng mga salita sa isang taludtod. Pang-apat sa mga elemento ng balagtasan ay ang mensahe. Ito ang tawag sa ideya at ang daming nais iparating ng kabuuan ng anumang sasabihin ng teksto o akda tulad ng balagtasan. Binubuo ito ng simbolo na binibigyang kahulugan at isinatitik para maunawaan ang mensahe. Maraming salamat sa isang makabuluhang pag-aaral sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang maging updated sa mga susunod ko pang video lessons. Maraming salamat!